Mahimong topic na to karon guys is about kung magpili mang gani ta no o sa Tagalog pa kung pipili ka lang ng naman ng fish food so dapat alamin mo ang apat na ito so mo nang atong magiging topic okay so sa dining upat no upat ka atong mahibal-an no ano itong apat na dapat nating malaman pag tayo'y bibili no ng fish food okay so anong klaseng fish food ang ating bibilhin dapat itong apat na ito ay nakita mo no, sa kanya no so unang dapat nating malaman kung ano yung kung bibili or kung pipili ka ng fish food. So, ang unang nga nating malaman is yung demand. Okay, ano ba yung demand ng, ano ba yung ibig sabihin ng demand? Ibig sabihin ng demand ay maraming tumatakilik, no? Maraming no, bumibili. So, saan mo makikita yung demand, no? So, titingnan mo sa mga group, no? Sa mga group natin, na kinabibilangan ninyo kung ilan na ba kung ilan na ba yung gumagamit ng isang fish food no? Kung marami na ang gumagamit no ibig sabihin no pag nag-inquire ka sa mga seller palaging palaging out of stock no? Palaging kumbaga palaging walang ano no? Hindi tatagal yung mga stock no? na ano na naso sold out na. So yun demand. Ibig sabihin kahit na pupunta ka ng mga pitch shop, pupunta ka sa mga reseller, pag nag-inquire ka, ubos, meron pa bang ganitong fish food? Ah, wala na, ubos na. Oh. So yun ang tinatawag nating demand. So ito yung una mong titingnan o alamin sa kung bibili ka ng fish food. Okay? So yun ang tinatawag nating demand. Okay. Pangalawa, ito ay review. Okay, ano bang ibig sabihin ng review? Ibig sabihin, katulad ng online, pagbibili ka ng item, no? Sa Shopee, sa Lazada, or sa ibang online shop. Pagbibili ka ng isang item doon, bago mo i-add to cart o bago mo bibilhin online, no? Or a COD, cash on delivery, titingnan mo muna yung review. So, ibig sabihin, yung review, yung mga feedback ng, ito yung mga feedback ng mga naunang gumamit. Okay? So, ikaw, hindi ka pa gumamit, no? Hindi ka pa bumili yung fish food na yan. So, ano bang dapat mong malaman sa fish food na ito? So, titingnan mo yung review. Titingnan mo yung feedback ko ano bang experience nila sa fish food na ito. Maganda ba yung resulta? Ito ba maganda ba yung naging epekto sa kanilang mga isda, no? Sa koi, sa kanilang mga goldfish. So titingnan mo yung review. So pag maraming review, pag maraming magagandang review, no? Yan ay okay yan na fish food. O ibig sabihin, yung talagang ingredients niya doon sa nakalagay niya doon sa pack niya o sa kanyang ano, sa kanyang featured ingredients niya is talagang effective kasi maraming magagandang feedback doon sa review. Okay? So pangalawa, review ang hahanapin mo, okay? So bago ka bibili, no? Search ka muna yung review, yung mga naunang gumamit, no? Yung anong feedback ng mga gumamit na, no? Kasi i-consider mo yung sarili mo na hindi ka pa gumamit ng fish food na 'yan. Okay, so alam naman natin na maraming fish food, no? Sa ano, no? Ngayon, maraming mga naglabasa ng mga fish food. So
different prices, no, different ano, so anong different kung bagay yung mga ingredients niya, feature niya, sinasabi nila ito ay maganda. So titingnan mo yung review, yung mismong nakapag-try. No? So pangatlo, so sa libay ko apat yung ano, yung titingnan mo o aalamin mo kung bago ka o bago ka pipili o bago ka ano, bibili ng fish food, okay? So pangatlo is yung result. Okay? So may demand na, no? Maraming gumagamit, out of stock, no? Pag inquire mo, walang stock. Pangalawa, yung review, yung mga naunang gumagamit, no? Anong feedback nila sa kanilang mga na alaga. Pangatlo is yung result. Okay? So titingnan mo yung mga result ng mga nakapag-try. Okay? So titingnan mo kung magandang result, no? Na-satisfy ba sila? May satisfaction ba doon sa fish food na ginagamit nila bago mo 'yun bibili? Bago kayong bibili ng fish food, yung fish food na 'yon, okay? So kasi pag walang result, sinasabi lang ng seller na maganda ito, effective ito, pero wala namang result, no? Wala namang result na galing mismo sa ano, sa mga nakapag-try, no? Wala namang feedback, wala nang ano, wala nang follow-up. Okay? So magiging parang hindi siya, no? Parang hindi makatotohanan yung ano nila, yung sinasabi o yung mga testimony nila. So dapat yung mga testimony nila pertaining to the result is manggagaling talaga mismo dun sa manggagaling talaga mismo dun sa mga nakapag-try. Okay? So yun ang ano, yun ang parameters, no? Yun ang basihan, yun ang magiging basihan mo kung pipili ka ng fish food. Okay? So pang-apat, so ano yung pang-apat? Price. Okay? So presyo. Okay? So dito nagkatalo ngayon. Kasi maraming mga fish food na malakas yung demand. Okay? So titingnan mo sa review, maganda. Walang question dun. Maganda rin yung review. Maraming gumagamit, yung result maganda rin. Okay? Maganda, walang question. Ito ngayon, yung price. Okay? Yung presyo ba ng fish food na yan? Swak ba sa budget mo? Okay? So yun yung mga tanong. Okay? Yung price ba ng fish food doon maganda, quality, pero ito ba ay abot sa bulsa? Okay? Kasi may mga fish food na ano eh, na sobra namang no, may mga mamahalin talaga. So walang problema kung afford mo 'yun. Kung meron talaga kang budget na sa mga mamahalin na fish food, may mga fish food na mas yung per kilo is mas mahal pa sa isang sakong bigas, no, di ba? So kung kaya mo 'yun, walang problema. 'Yun ang gagamitin mo, 'yun ang ipipid mo. Kung may kakayanan ka to buy expensive fish food kasi nandun yung demand, nandun yung review, nandun na rin yung result at yung price is kaya mo, nandun ka. Pero ang tanong, kaya ba lang ng lahat? Kaya ba ng mga middle class fish keepers? Okay? So yung price. So ito yung titingnan mo. Maghahanap ka ngayon ng fish food na nandun yung demand, nandun yung review, magagandang review, nandun yung result, magagandang yung result, no? Sa-satisfy ka. Yung result ng mga mamahalin na mga fish food, ginamitan ng mga mamahaling fish food is nakita mo dun sa result. Then, yung price. Okay? So, titingnan mo, ito yung price. Dapat affordable. Dapat abot sa bulsa. Okay? Dapat kaya ng ano, kaya ng budget natin. Okay? Kasi ngayon, alam naman natin na nandito tayo sa crisis, no? Na sa pandemic. Nandito tayo sa pandemic. Okay? So, nagbabudget tayo ng mga pera. Okay? So, at the same time, nagbabudget ka kasi siguro pamilyado ka, may pamilya ka, may asawa at may mga anak ka. Dapat i-balance mo din, no? Sa hobby mo. Kasi yung hobby is parang ano na yan, no? Parang dapat hindi yan
nagiging most priority doon sa pamilya mo. So yung pamilya mo talaga yung priority mo. So yung pera mo talagang doon sa pamilya mo. Okay? Yung hobby is parang side trip. So ngayon, maghahanap ka ngayon ng fish food na yung price is medyo affordable. Pero nandun yung demand. Nandun yung review. Magagandang review. Nandun yung result. Magagandang result. Quality. Genuine yung result. Pero affordable yung price. Okay? So sa apat na yan, makikita mo yan sa Hufu Premium Fish Food. Okay? Sa Hufu, mayroong demand. Okay? No? Anong demand? No? Yung mga stocks nga natin, hindi abot. May mga stocks sinking na yung 57, 50 buckets na sinking pellets hindi iabot ng 3 days nang sold out. Kasi nandun yung demand. Yung Hufu Premium Fish Food is may demand, no? Okay? Yung marami pa nga nag-inquire pero wala na yung stock. Hindi iabot ng isang linggo. Okay? Review. So, makikita mo sa mga post ko sa page ng maraming na-post ko ng mga testimony ng mga gumagamit, no. Hindi ko sila pinilit, no. Sila yung nag-PM sa akin, sa boss, ganito yung result, maganda pa lang yung result, boss. Boss, ito yung result ng ano, 1 week ko gumamit ng Hufu. So, walang sa pilitan doon, no. Walang kumbaga walang hindi sila nako-compromise ng magbigay ng mga testimony kasi sa kanilang nanggaling based on their observation, based on their experience. Okay, so review, makikita naman natin, no, maraming mga fish keepers, no, na gumagamit ng Hufu na talagang approved talaga sila sa Hufu. Okay, so your result. Okay, so makikita naman natin yung 1 week, makikita na lang yung improvement. Yung kulay lumalabas na. No, hindi lang ako yung naka-experience ng result ng Hufu, no. Quality result ng Hufu. Hindi lang ako, pati na yung mga gumagamit, no. Gamit. So hindi naman tataas yung demand ng isang fish food kung pangit yung result. Okay? Hindi man siguro dadami yung mga reseller kung hindi talaga demand sa area nila yung Hufu. So ganun na mga ano. So price. Okay, ano bang price ba ng Hufu? Okay, so yung price ng Hufu hindi ganong mahal. Okay? So hindi siya ganong sobrang mahal at hindi rin ganong sobrang kumbaga barat. Okay, kung yung term natin na barat or mura, kasi yung Hufu Premium Fish Food is nasa premium category na fish food. Okay, hindi siya doon sa ordinary na fish food na pang-maintenance. Pero yung Hufu Premium Fish Food is premium siya. Okay? Pwede siya pang maintenance para hindi papangit yung mga koi mo or goldfish mo. So may vitamin C plus tayo. So ito yung pang maintenance, no. Hindi lang doon sa kulay, pati yung sa health ng koi. Okay? So ibig sabihin na ang price, no. So may boss, sir, meron namang mas mababang price, eh. Oh, mas mababa, ganito, mas mababa naman, eh. Problema, premium ba? Okay? So, yun ang tanong. Kasi yung Hufu is a premium. Meron naman premium. Sir, premium ito, mas mura. Okay. Yung tatlo, hanapin mo sa fish food na yan. Yung demand. Okay? Yung review. Okay? Yung result. Okay? Pag na-present yung tatlo na yan, oh, dun ka. Gamitin mo yung choice mo na mas mababa. Not like other fish na parang I don't know if parang sobrang mahal na naman, no? Makakaya mo siya is per gram, no? Makakaya mo. So may mga per gram na lang yung bibili mo, parang ma afford mo. Pero dito sa Hufu is per kilo tayo yung pinag-uusapan natin dito, no. So dito sa Cagayan de Oro, no, city, yung standard pricing namin is yung protein is 300. Okay, per kilo, hindi per grams. Okay, per kilo. So, no, affordable na 'yan sa mga premium fish food. Demand, review, yung price, no. So, kung nandito 'yan, kung present 'yan sa isang fish food, piliin mo na 'yan. Okay? So,
as what I have said that ang fufu hindi gaano mahal, hindi din gaano ka barat. Okay? Kasi genuine yung mga ano niya, yung mga ingredients. Hindi lang hanggang sa dun sa packaging, no? Kasi may mga fish food na yung mga ganito nila, crude ash, crude fiber, moisture, hanggang dun lang sa packaging. Okay? Hanggang dun lang meron talaga. Oh, based on my ano, observation, no? Based on my experience in feeding, no? Sa ibang fish food nung hindi pa ako nag-hofu. So marami dun, kung baga hanggang dun lang sa packaging. No, hindi mo makukuha yung expectation mo na result. Okay? Kung gusto mong na result, kasi pag sinabing ganito yung protein niya, no? Malaki yung protein niya. Pero 1 month, 2 months ka nang nag-feed, wala namang epekto. No, tumaas lang ng nag-increase lang ng ilang centimeter, ilang cm. Okay? Pero sa hufu talagang kikita mo. Okay? Talagang blatantly, meaning ibig sabihin blatantly, ibig sabihin makikita mo talaga yung diferensya. No? Makikita mo talaga virtually. Okay? Kahit hindi ka gagamit ng measuring tab, kung sa koi, hindi ka gamit ng ruler, hindi ka may measuring device, hindi ka gagamit. Oh, pero makikita mo talaga visually, virtually yung result ng hofu premium fish food. So yung hofu is imported talaga. So ito ay manufactured from Guangdong, China, no? So Guangdong, China pa yan. Kaya nga wala pa tayong vacuum pack, no? Yung available pa natin ngayon is mga buckets, kasi yung separate kasi ang shipment kasi ng China is nahati ng dalawa. Yung isang container ba yung mga buckets, at saka isa din separate yung container ba ng mga vacuum packs. So yung unang dumating ay yung container ba ng buckets. So kung nagtataka kayo bakit wala pang vacuum packs, kasi hindi pa dumating yung container ban, no, from China. Alam naman natin na stricto ngayon sila. Pag China galing yung shipment, talagang stricto sila. May mga andaming mga requirements para lang ma-ship yung item na o yung hufu natin, no. So maraming dadaan na proseso. So ito ay imported, no, from Guangdong, China. Ito ay manufactured under Aquafeed Feeding Corporation. Okay? So legit 'yan, no? Legit 'yan. Okay, so hindi ito locally manufactured. Ito ay imported manufactured, okay? From Guangdong, China. I-try niyo ang hofu. Ng ni Ma'am Charmaine, no, ng Tamskoy, no, Peach Shop, no, situated at Corales, no, extension, no, in front of Trinidad Building. So sabi nga ni Ma'am Charmaine, si Ma'am Charmaine siya yung may-ari ng Tamskoy. Okay, lastly nag-order siya ng 12 buckets, ha. Tingnan mo, 12 buckets na yung malalaking buckets. So sabi pa ni Ma'am Charmaine na sir, iba talaga sa hupo ko. Bakit, ma'am? Bakit nasabi mo iba? Kasi sir, tao yung lumalapit. Okay? So totoo naman talaga. Kasi ito yung sabi nga ni Brad Mervin Gular, nung Davao reseller natin, no? Hufu Davao natin. Na yung may mga clients siya na nung una, 1 kilo lang, no? Bumili siya kasi 1 kilo. Pag next week, mag-order na. Mag-order na ng 1 bucket. Di ba? So, bakit kaya? So, ito yung, di ba? Kung hindi pa kayo nakapag-try, bakit kaya 1 kilo pagka after 1 week, 1 bucket na yung order? No? No? Parang sad pa nga kung matagal yung dumating dun yung stocks, kasi may pahirapan tayo sa shipment. No? Wala pang direct shipping from Cebu to Davao, kasi wala pa, hindi pa inauthorized, no? Inauthorized ng city government ang Davao na may papasok, no, na
na barko doon from Cebu City. So ang nangyayari ngayon, no, may delayed tayo sa shipment ng Davao kasi hihintayin pa natin yung mga tracking kung sino yung magbibiyahe ng Davao. So sabi pa nga doon, may mga nag-PM sa akin, "Sir, sir, bakit matagal yung dumating ng hufo ng Davao, sir? Sir, dalawang araw na, sir, hindi kumakain yung koy namin. Sir, limang araw na, sir, hindi kumakain." O, di ba? Bakit, no? Hinihintay talaga nila yung hufo. Kasi kung ano, pwede man sila bumili pa ng ibang fish, pero hindi talaga. Oo, kung gusto mo nyo ng proof na may communication ako doon, may convo ako doon. Kung gusto mo, gusto ko nyo, kung gusto nyo i-post ko, talagang hindi ako nag-iimbento ng salita dito or mga testimony. Talagang ano, no? Nag-inquire na sa amin dito. "Sir, kailan darating? Sir, naawa na kami sa kuya namin, sir." Oh, diba? So ibig sabihin, yung hufu hinahanap, no? Hinahanap talaga. Pag nakapag-try sila, no? May iba half kilo, no? May isa pa nga doon, isang kilo pag next order niya is tatlong bucket na. Isang tao lang 'yun, ha? Isang tao lang 'yun, for consumption lang 'yun. Kasi sabi nga niya, no, sabi nga nila doon sa Davao, doon sa area ni Brian Bular, na parang matatakot sila na mauubusan. Okay? Kaya nga noong una pa, no, sinasabi na natin, yung hufu talaga ay magic beans. Kaya kahit ako nga hindi ko alam bakit yun ganito yung mga resulta niya. Na kaya ng hufu ng 2 cm in a month. Okay, tingnan mo. 2 cm, hindi pa yan full blast feeding, ha. Okay, hindi pa yan full blast feeding. 2 cm in a month. Oh, yung grow out ko, yung entry ko ngayon sa CGC, no? Cagayan de Oro Gold Fleece Club Grooming Challenge. Okay. From Dimiken, no? Yung entry ko si Dimiken, bred by Boss Ong Yakapi, no? Isa sa mga legend natin dito sa Cagayan de Oro. Legend ng fish keeping. 2 cm, no? In 2 months, from 3 to 7 cm, no? Tingnan mo. 'Di ba? Hindi aabot ng bibili ka na ng 300 per kilo, 310, no? Or 20 per kilo 'yun, no? I'm talking about here is per kilo, not per grams. Okay? So per kilo 'yun with 300. Pagpalagay na 300 to 350 price range, no, within nearest area ng Cagayan. Kasi the more papalayo yung ano shipment natin, medyo magmamahal din sila kasi yung shipping cost is magmamahal din, 'di ba? So mas magmamahal din ng ano yung payment ng ano ng shipment. Okay, pagpalagay na standard pricing ni 300 to 350, no, with ano na yan, no, with retailer price na yan, no, ng mga retailers natin, kasi sinasabi ko nga gumagastos sila ng shipping fee, shipping expenses. So, pero per kilo 'yun. Okay? I'm not talking here is per grams. Okay? So kasi yung iba is per grams, eh. Merong price na ganyan, pero hindi naman per kilo, per grams naman. Okay? So 2 cm kaya ng isang buwan. Okay? So kung gusto mo, kung may mystery pa 'yon sa isipan niyo, try it. No, hindi pa 'yun full blast, ha. Hindi pa 'yun full blast feeding. So try it. Talagang gusto mong malaman na magic beans talaga ang hupo. Okay? So siguro that's all, no. Ako may share sa inyo. I-review ko, i-recap ko yung mga kung pipili ka lang ng fish food, no. Ito yung topic natin, no. Kung pipili ka lang ng fish food, dapat malaman mo ang apat. No, apat na ito. Ito yung key. Kumbaga ito yung susi kung bibili ka ng fish food. Una, demand. So ito yung recap ng lecture natin, no, parang sa mga nahuli, no, nanonood. Una yung demand. Titingnan mo yung demand, no. Malakas ba sa market, no? Palagi bang out of stock? Pag nag-inquire ka sa reseller,
Boss, out of stock na. Oh, hindi pa nag-nagwa 1 month, hindi pa nagwa 1 week, out of stock agad. So ito yung demand. Okay? Pangalawa is review. Saan makikita natin yung review? Doon sa mga gumagamit. Nang unang gumamit sa iyo kasi put yourself yung hindi ka pa gumamit. Pagpalagay mo yun sa iyong sarili na hindi ka pa gumamit, bibili ka pa lang. Kasi titingnan mo yung review. Okay? So, ano bang ang review? Sabi ko nga nung no sa mga previous statement ko na bago ka bibili ng item sa Lazada, sa online, no, sa Shopee, no, sa online market, bago ka mag add to cart, mag COD, bago ka mag-order, titingnan mo yung review. Maganda ba yung product? Maganda ba yung item? So ganun din sa fish food. Titingnan mo yung review. Sa mga nakagamit, maganda ba yung feedback nila? Na-satisfy, may satisfaction ba sila? So ganun, result, pangatlo is result. Titingnan mo ngayon yung mga gumagamit, yung resulta sa mga gumagamit ng fish food na yun. Okay, so titingnan mo kung maganda ba yung resulta. Okay, may improvement ba? Okay, kasi pag gumagamit ka ng fish food na pang matagalan, na mahina yung resulta, the more mas matagal yung resulta or long term yung result, the more na malaki yung gastos mo. Di ba? Praktikalan. But the shorter the result, yung expenses mo is hindi kaano ka malaki. Di ba? For example, kung yung 2 cm is kaya ng HOFO within 1 month, kung sa ibang fish food is kaya ng yung 2 cm is kaya ng 4 months, no? Bago sila makakuha ng 2 cm. So, anong gagawin mo doon ka sa 4 months? Okay. So, bibili ka ngayon ng fish food para aabot pa ng 2 cm, right? Within 4 months. So, i-calculate mo yung expenses mo. Okay? Sa HOFO kaya ng 2 cm in a 1 month. No? So, 'yun ang result. Okay? Pang-apat, panghuli, ito yung price. Sa review na to, ito, no? Sa mga sa mga hindi pa nakapag-online, ito ay final, no? Ito ay pang-apat, no? Price. Okay? So sa HOFO, we are talking about per kilo. Okay? We are not talking here about per grams. But depende na yan sa mga retailers kung may per gram sila para mas makasave, kasi may iba din mga hobbyists na, no, konti lang yung mga goldfish nila, yung mga koi nila, hindi gano'ng kadami, yung pang pet lang. So pwede na yung, kaya bibili na sila ng per grams lang. But usually, pag for example, breeders ka, nagbibenta ka ng mga goldfish, wala nang available na mga live food, no, nagpa-regrow ka. No, katulad ko, nag-regrow ako, no? Pero yung pag-regrow ka, yung isda mo or goldfish mo, no, kaya na kumain ng sinking pellets for mga goldfish or floating, no, sa mga koi, yung kaya na nilang kumain ng mga so mga sizes nila na kaya na nila kumain ng pellets. Okay, so yun ang magiging kumbaga regrow, no. So for example, 3 weeks pa, hindi pa naman pwede yan kumain na. So, mag-live food ka muna, mag-dap na ka muna, maghanap ka muna ng dap na or chubby. Kasi 3 weeks, hindi pa yan 2 weeks, hindi pa yan kakain ng ano. So, pag ano na, malaki na, medyo ano na, mga 1.5 inch, no, mga 3 cm, 2.5 cm, kakain na yan ng pellets. So, pwede na. Kasi, hindi naman kasi advisable kung pangmatagalan na puro live food eh. Kasi may epekto yan sa health sa isda mo, no, sa mga alaga mo. May epekto yan. Mark my word. May epekto yan. Kasi mahihina yung mga ano nila. Kasi alam namin naman natin yung mga fish food, yung mga live food is may mga ano yan, bacteria carrier yan. Okay? So pag hindi nila ma-accommodate yung bacteria nila nang dala ng mga fish food, so pag kumbaga nasusobrahan na sila. So may epekto 'yan sa health ng goldfish mo. So hindi parang magiging imbalance na 'yan, okay? So talagang hindi advisable na i-straight mo talaga, no? Parang kumbaga one way na puro live food.
Okay, so may span lang sila nga hanggang dun lang. So pag, pagdating nila dun is alternate na. Okay, so yun lang, no, guys. Kung may katanungan kayo, so please comment below. So ano ko na yan, ililist down ko yan para sa mga next natin nga natin na live or kumbaga sa vlog siguro, no, ano, doon ko sasagutin ko. So makakaya ko lang sagutin. Pag hindi ko makakayang sagutin, yung mga senior na hobbyist na yung sasagot doon. Okay, i-refer natin doon sa mga mas nakakaalam. So yun ang i-share ko lang is yung na-experience ko. Okay? So hanggang dito lang ako, guys. So magandang hapon, no, nating lahat.